Just lately guys, I'm thinking of, let's say, fun content and kumbaga sporty content para sa aking YouTube channel. And I thought of a backyard archery as a beginning kasi naalala ko nung bata pa ako, hilig ko rin talaga tong mga ganitong archery ganyan, camping, and hilig ako dyan, walking, hiking, and mountain climbing. So yan yung mga gustong gusto ko. So ngayon habang nagkakaedad ako at nasa bakuran lang ako at within the backyard lang din yung negosyo ko. So, I thought of something like a sporty activity and I thought about backyard archery using something like mga improvised na things like bamboos, anything na pwede mo lang magamit para makagawa ng sports like bow and arrow. So, yun yung naisip ko kaya I came up with this idea of backyard archery. So, for now guys, just bear with me kasi marami pa akong dinidiscover about this thing. So, from ngayon, medyo mga primitive ways pa lang yung ginagamit natin. And so later on, we're improving, then later on, magde-delve tayo unti-unti dun sa mas magandang mga archery accessories like yung mga pang-professional na mga bow and arrow. So yan. But for now, aaralin muna natin yung tamang posture, mga ganun, kasi hindi pa natin alam yun. So we're just slowly discovering it in ourselves kung paano to gagawin. So maybe nakatatawa kayo, it's so funny, sabi nga nun. Pero at least, you know, kumbaga, dun sa mga funny things na yun, dun tayo natututo. Kaya, natutuwa rin ako, natatawa rin ako sometimes sa sarili ko about these things. Pero, it's one way of our self getting young, ganyan. Parang, kumbaga, alalahanin din natin yung pagkabata natin. Huwag natin alisin sa sarili natin yung pagiging, kumbaga, bata ang feeling para at least, alam mo na, medyo malayo tayo sa stress kahit pa paano, nakaka-adapt tayo na napapasaya natin yung sarili natin. So that's why, yun ang, kaya ako ginagawa to. So guys, I hope nagugustuhan nyo yung content natin about this hobby. So, ayun, let's continue watching. So for now na, hindi pa dumarating yung mga arrow shaft na in order natin. So mag-improvise muna tayo and also, nag-iisip din ako ng cheaper way kung paano gumawa ng archery target box. So yan, medyo gagawa rin tayo nun para at least every morning makapag-target practice tayo. So, ayan. And guys, napakagandang kumbaga maglibang sa bakuran natin. So, you can try what I am doing para at least maging healthy tayo, maging masaya, and exercise tayo tuwing morning. Yan. So, that's it. So, guys, marami akong na-discover pagdating dito sa backyard archery. Katulad nito, gumawa ako ng, let's say, ng improvised na arrow shaft. Pero meron siyang mga, kumbaga, mga bumps dito. So, kailangan straight siya kasi once na dumaan ito sa may, ano, sa may bow, diba? Sa gilid ng bow, ang tendency, nag-iiba yung trajectory niya. Tsaka, nung una, hindi ko nilagyan ng stone dito. So, tinalian ko ng stone. So, ayan. So, kasi pag wala siyang stone, ang tendency, aangat siya para siya hindi lipad na ganun. Kailangan medyo mabigat yung tip ng pana para at least may magko-control. Kumbaga, pag pronopel ng bow, medyo balanse yung tip niya. So, yun. So, ayun, nahulog. So, isa pa, dapat yung gagamitin mong string is yung number 4, yung medyo hindi siya masyadong makapal para at least mas maganda yung grip niya tsaka mas madali siyang hilahin, hindi siya gaano magkakaroon ng resistance pag hinihila mo na ganyan. So ayun, anyway, just if you like this hobby guys, okay lang din naman kasi ang ganda, nagiging mobile yung katawan mo pag namumulot ka ng mga araw ganyan. So it's sort of exercise for me. So ayun,